Ang ganda naman yung ginawa yung isang alaga natin, ducks, doon sa itlogan niya. Dito sa labas ng ating kulungan. Halos balahibo na niya ang kanyang ginamit sa kanyang itlogan. Saka malinis yung ginawa niya sa itlogan niya. Dito sa labas ng ating alagaan to. Oh, ha. Ia-update naman natin tong mga CC natin. Ito, mga CC natin na medyo mas malaki. Halo-halo to. May manok, may gansa. Ayan na yung mga gansa pala na apat na magwa 1 week na. Inilipat natin dito kasi kasing laki na yung mga 5 weeks na manok natin. 5 weeks yung mga manok na ito. Sana mabuhay lahat. May ducks din. May pato rin tayo dito na apat na ihinalo natin. Dahil yung mga nasa labas yan, kinuha natin. Dahil may tanim na sa paligid, kailangan ikulong natin yung mga sisiw. Ayan. Ayan yung mga apat na gansa natin. At may namimisa na naman na gansa natin. Sana maparami din natin tong gansa dahil ito yung mga hinahanap ngayon. Gansa dito sa amin. Pambantay kasi to. Bantay sa ating mga alagaan. Maingay kung minsan. Ayan. So, sana mabuhay na lahat to dahil malalaki na rin sila. Ayan, malalaki na yung gansa. Oh. 1 week yan. At di na nadagdagan. Naglilimlim pa yung inahin pero nakikita ko wala na atang mapisa dun sa itlog niya. Panlang natin. Ito naman yung mga mas maliit natin. Halo-halo din to. Ayan. May manok, may pato, may isa rin na natirang pabo. Inubos ng kali, inubos ng agila, kaya hinuli ko na yung isa. Laya lang kasi mga yan, kaya nakikihati naman yung agila sa labas. Tatlo kasi yung agila na paikot-ikot dito sa alagaan ko, kaya yan, nakakakuha sila paminsan-minsan. Sana mabuhay din mga to. Pero kailangan mainit palagi dito sa kulungan nila pag mga ganito pa kalaki. Kasi taglamig ngayon, mainit sa araw, malamig sa umaga. Kaya kailangan nakatakip palagi itong kanilang kulungan para iwas lang sa lamigin na alaga natin na muscovy. Lalo sa mga muscovy, madaling lamigin mga muscovy. Update lang natin itong mga CC natin na lumalabas sa ngayon. Tignan naman natin yung namimisa natin na gansa. Dito. May namimisa tayong gansa rito. Ito. Ito yung namimisa nating gansa. Ilawan natin. Kasi namimisa baka gagalaw. O yan. May sisi no siya. Oh, marami pala. Pero hindi pa natin pwedeng galawin to. Kasi pag pumalag yung inahin, baka
tapakan yung isa, sayang naman. Titignan na lang natin kung ilan yung napisanan niya. Yeah, mahirap makita. Yan. Kasinsipag din ng pato pag naglimlim ang gansa. Mas grabe pa siyang maglimlim dahil binabantayan yung mga barako. Maraming siya. Tignan nga natin. May apat na ata. Yan. Kunin na lang natin bukas. Baka matapakan pa yung isang anak, eh sayang. Yan yung namisa na gansa. Meron pa dyan na isa. Yan. Gansa pa yan. Mahirap tignan eh. Yan, tabi-tabi sila. Pabo rin to. Yan. Pabo at saka pato. Pato rin yun. Yan, pato. Mga naglilimlim. Yan, papisa na tong mga alaga natin. At itong mga muscovy natin, lahat itong mga alaga natin muscovy, halos nakapalit na sila ng balahibo, mga inahin natin. Yan. Yan. Halos nakapalit na lahat yung mga balahibo ng ating mga inahin na muscovy. Kaya aasahan natin na mangingitlog na ulit sila. Kasi nung ihininto natin nung tag-ulan ang pagpapisa, tamang-tama sa ngayon na mangingitlog lahat sila. Dahil maganda mag-alaga ng sisiyo sa ngayon dahil yun nga, hindi tag-ulan. Maganda magpapisa. Yan, nakapalit na lahat yung mga balahibo, yung mga inahin natin. Yan. Mangingitlog na siguro mga to. Ang pinakamaganda yung nakaitlog na bago magpalit ng balahibo, kasi habang naglilimlim siya, nagpapalit ng balahibo ng ating mga ducks. Kaya hindi maiimber na yung pangingitlog nila. Tsamba pag ganon na bago siya magpalit ng balahibo, eh makaitlog muna siya. Katulad yung mga iba natin na ducks na nakaitlog muna sila, yung mga naglilimlim sa ngayon. Medyo matatanda na to, pero pag nagpalit ulit ng balahibo, eh parang bata ulit. Yan, mga yan. Ito yung mga alaga natin ngayon. Iniipong ko sila dahil patubo na yung mga mais dyan sa labas ng ating pulungan. Itong mga alaga natin. Pero yung mga pabo, yun ang problema ko. Tumatalon sila, lumilipad palabas. Buti itong mga ducks, hindi nila kayang liparin yan. Yung mababang net niyan, hindi nila kayang liparin. Itong mga pabo lang ang problema natin. Lumalabas sila. Ayan, yung mga inahin natin dun sa labas, eh naninira kung minsan. Buti na lang sa papa ko rin yan, mga tanin dyan sa gilid. Kaya kinakausap ko na lang siya kung may masisira yung mga ating alagang pabo. Sana maparami din natin tong mga gansa natin. May papisa na naman yung pinakita ko kanina. At may patubo rin ng pakpak na gansa natin. Yan. Babae sa kalalaki yan. Sigurado. Dahil magkapatid yan. Nabenta ko yung kasamahan nito ng Sagsi 700 nung medyo mas bata pa. Dahil yung kinuha, dalawang babae at saka isang lalaki. Makikita mo sa pag ganitong bata pa, mas malaki yung tuka, yung barako.
Tsaka mas matangkad, mas mahaba ang katawan. Ito, nasa likod. Lalaki yan, babaeng sa harap. Ito yung mga 80 days pababa natin. Pero pag may bumili, pinapakita ko sa kanila kung okay sa kanila yung patubo pa ang pakpak. Kasi yung mga ganyan, patubo pa kasi ang pakpak eh. Hindi pa kumpleto. Pero malalaki na sila. Yan. Tulad niyan. 80 days pa lang yan. Ito, mga 80 days. Pero yung barako, hindi talaga pwede. Palabas pa lang pag 80 days. Ganyan pa lang oh. Yan. Semi-gray. Pero pag okay na katawan niyan, ibebenta na naman natin ng pangkarne. Panguhanan din ng ibibili natin sa pagkain nila. At tulad niyan, no, mga 80 days na barako. Palabas pa lang ang pakpak nila. Ganyan. Nagkukulang dito sa amin ngayon ng pangkarneng Muscovy Duck. Kaya marami na naman na nagmahal sa kanilang alaga. Pero tayo, wala naman tayong ibebenta. Nagtas na ng 20 pesos yung mga kasamahan ko rito na nag-aalaga dahil yun nga, kulang ang pato dito sa amin ngayon. Nauubos yung mga alagang pato. Sa daming pumupunta rito araw-araw, yun lang yung mga gustong bilhin, yung patubo pa lang ang pakpak, yun lang ang mga binibigyan ko. Pero kung ayaw nila yung patubo pa, eh wala tayong magagawa dahil wala naman tayo pwedeng pangbenta sa ngayon. Puntaan din natin yung kasamaan ko na naglilinis dun sa alagaan natin ng hito. Dahil dumadami yung mga anak nila, eh taghirap naman ng tubig dito sa amin. Natutuyo yung pond ko dahil sinisip-sip yung lupa, yung tubig. Dahil hindi naman tag-ulan dito sa amin ngayon, tag-init na. Yan, puntaan muna natin. Lilinisan natin tong pond ng alagaan natin ng hito, fish pond natin. Kasama na naman natin si Pugi. Kumukuha lang ako ng kasama ko pag alanganin ako sa gawain dito sa ating alagaan. Pero kung kaya ko, ginagawa ko. Para tataas yung bakod niya, itataas natin yung mga putik sa gilid. Kasi sobrang bilis ng pagbaba ng tubig ngayon dahil sinisip-sip yung lupa, yung tubig. Pero nasasayangan naman ako dun sa mga lumalabas na anak nila na dumadami, kaya dinadagdagan natin kada dalawang araw, linalagyan natin ng tubig, ganyan. Yan, mga lupa na itinataas. Yung mga hito kasi, pag malaki yung tubig, linalaro yung lupa sa gilid, kaya nahuhulog sa baba. Yan, kaya itataas natin. Ito, puno dati ito nung tag-ulan hanggang dun sa drainage niya, dahil may linagay naman tayong drainage para hindi lalampas dun sa gilid yung tubig, para hindi makalabas yung mga alaga natin. Sayang naman yung mga nakikita ko na dumadaming maliliit, maraming parang silalaki ng kamay ngayon na kumakain na pag nagpakain tayo. Tutulungan natin tong kasama natin magitaas.
Itutuloy muna yung kasamaan natin ng mag-angat ng putik. Masipag na kasama. At tatanungin ko sa inyo kababayan kung ano ito. Dahil nag-order ako sa kaibigan ko ng asula. Ito naman yung ibinigay, malalaking asula. Sinubukan kong ipinakain sa ducks natin. Eh, sobrang gusto naman nila, parang asula din. Dahil nag-alaga na rin ako ng asula dati. Ito yung mga inililagay sa mga fish pond ng tilapia na parang silong nila na dumadami din. Parang asula din kung dumami to. Pero mas mabilis yung asula kasi maliliit at inaalagaan ng husto yun. Ito kahit hindi. Hindi naman to water lily. Yan. Parang asula din pero malalaki. Sinubukan kong ipinakain yung mga 10 pidaso siguro kanina sa ducks natin. Eh gusto naman nila parang asula din. Kaya susubukan natin alagaan to. Pag gusto di tutuloy natin alagaan. Yan, lalagay muna natin sa fish pond. Ayun. Subukan natin alagaan to. Kasi gusto rin ng ducks eh. Oh, parang asula din oh. Pero malalaki. Lalagay natin dito sa pond. Sakaling magustuhan palagi yung mga ducks natin, eh laking katipiran din to. Dahil sinubukan ko yung isang dikit-dikit kanina, mga 10 pidaso siguro. Eh kinain naman. O ganyan o, dikit-dikit din o, ganyan. Parang asula din. Pero malalaki nga lang. Ito yung mga ilinalagay sa mga fish pond ng tilapia na sementado. Kaya, di bale. Alagaan ko na lang. Pakibaliktad mo ito man, DJ. Baliktad, tipinagdiso na. Ayan. Ayan muna natin. At subukan natin alagaan. Kasi gusto rin kainin yung alaga natin mga ito. Sabihin nyo na lang kababayan kung anong klaseng damo yan. Hindi naman asula yan dahil sobra naman lalaki. Pero parang asula na malalaki nga lang. Nakikitang ginagalaw nila oh. Yan, subukan natin. Oh, yun ang tinitignan ko doon sa bandaron. Binabangga nila. Ayan oh. Ayan. Ayan. Sana okay to. Naalagaan din, parang asula. Oh, ginagalaw nila. Iniikot-ikot nila. Oh, talaga, duda. Maraming pumunta agad sa silong. Good one man, deta. Hatiin mo. Asta. Gusto siguro nila yan na silungan. Digos ka dito lang daw. Pag digusin mo't nila doon, ape pato. Yan. Yan, sabihin nyo na lang kababayan kung ano yan, anong pangalan yan. Yung mga nasa fish pond yan, na linalagay na silong yung mga isda na dumadami din. Parang asula na malalaki. Oh, ginagalaw talaga ah.